Magandang umaga sa inyong lahat. Nakita na naman tayo dito sa channel natin. Mag-alauna yung medyo na ng madaling araw kaya hindi masyado malakas yung boses ko kasi natutulog na sina Mariko dun sa at saka yung mga bata dun sa kabilang kwarto. Napakainit dito, hindi ko binubuksan yung aircon kasi nakabukas yung AC sa baba. Naka-AC sila dun sa kabilang kwarto. Kung bubuksan ko pa to, malakas pa siya sa kuryente. Merong ilan nag-message sa akin na tinatanong nila kung magkano pa daw tong gitara ko to kasi sabi nga binibenta ko to. Siguro namahalan sila kaya yung iba ayaw bilhin. Meron namang willing bilhin pero nasa Pilipinas pa. Nung tinanong kung magkano yung shipping papunta sa Pilipinas, ang mahal mga 5,000 pesos. Sabi ko, masyado nang mahal, parang it doesn't make sense na bilhin pa nila to at magbayad sila ng ganong kalaking shipping fee, diba? Kaya naisip ko na babaan nila yung presyo at saka actually mas preferred ko yung mga nandito sa Japan kung bibilin para mas mura yung shipping. At meron na tayong buyer at siya po si Ate RB ng RB TV. Matagal na natin kabatak tong si Ate RB. Yan, matagal na ako subscribe sa kanya kasi matagal ko na siyang kabatak dito sa YouTube. Shoutout sa Ate RB, salamat sa interest mong bilhin tong gitara na to at masaya ako na kung ikaw bibili nito at least dahil kakilala ko pa yung bibili. At si Ate RB po ay taga Nagasaki kaya tong gitara na to ay pupunta sa Nagasaki. So natagalan lang ako bago ko maumpisan to kasi nag-research pa ako, nanood ako ng mga video sa YouTube kung paano ba ipack tong gitara at ngayon alam ko na. Ang problema lang ay hindi ko na siya ilalagay sa box kasi napakamahal ng mga boxes para dito sa gitara. Tingnan niyo itong nasa Amazon. Betcha by golly, wow. Box lang yan, 5,900 yen. Ito namang isa, 5,700. Pero para sa electric guitar, ito, 5,000 yen para lang sa kahon. Pero sabi naman dito sa Yamato, okay lang naman daw na wag na nga ilagay sa cardboard box. Yung nga lang, i-consider nila nga box tong hard case ng gitara kaya pwede daw itong ma-damage o madumihan. Pero ang gagawin ko, irarap ko naman maigi o ipapak ko naman maigi sa loob yung gitara para hindi siya gumalaw-galaw. Protection nyo sa loob at irarap ko lang ng bubble wrap yung labas para yun nga, hindi siya madumihan hanggat maaari hindi siya masira. Siyempre dito sa Japan, alam ko naman na maayos naman magtrabaho yung mga Hapon kaya kahit pa paano maasa naman ako na kapag nakita nilang gitara to ay hindi naman nila ibabato-bato kaya iingatan naman siguro nila yan. At yun nga, ayusin ko nila yung pag-pack at kapag natapos ko to, pwede na namin itong iship ni Mariko bukas sa kanila. Luwagan natin to para mabawasan yung tension dito. 500 yan para bili ko dito sa bubble wrap na to. Di ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero sa ngayon ganyan na muna. The RB, meron ka pang tuner dito. Sa ngayon mukhang hindi masyadong gumagalaw, pero masisesecure ko pa to para mas maganda. Grabe ang init dito. Mukhang okay naman yung higpit niya. Niligyan ko to para protection dito sa likod. Sa tingin ko pwede na to. Itutuloy ko na lang yung pagbabalot nito pagkagising ko sa umaga kasi kapag nag-start ako mag-tape may masyado maingay, sabi ko nga natutulog na sila kaya tutuloy ko na lang pagising ko. Ohayo! Umaga na dito ngayon, tapos ko nang ibalot yung gitara, eto na siya ngayon. Whoo! Mukha okay naman yung pagkakagawa ko at eto na lang yung natira sa bubble wrap natin. Yan. Satisfied naman ako dito at sa tingin ko maiging safe naman tong gitara. Alright, let's go to Nagasaki. Dito na natin sa Yamato ipapadala tong gitara. How much did you pay for shipping? 2,868. Say it in English, please. 2,868. 2,868. When will it get there? When? So 2 days from now. Oh, 2 days from now? What's the date today?
Oh, it's 27? Ah, sorry, 3 days then. Ah, 3 days, yeah. August 30. Alright. So, Ate RB, just wait for your guitar. Thank you for your purchase. Panibagong araw na to, hindi ko na natapos yung video kahapon kasi nagmamadelay akong pumasok sa trabaho. Actually, nagdalawang isip ako kung isi-send namin yung gitara kahapon kasi sabi ko kay Mariko, baka malate ako sa trabaho. Hindi naman ako na-late. Tamang-tama lang naman. At ngayon naman, medyo traffic ngayon dito ngayon. Siguro dahil Sabado, walang pasok yung mga tao. Yung oras ko sa pagpasok sa trabaho, medyo alangan na rin ngayon. Yung palang gitara na sinend namin kahapon, ano yun, na kinuha namin ng insurance, 50 yen lang. Noong una, akala ko 5,000 yen. Kaya sabi ko, hindi, wag na. Kasi syadong mahal. Yung pala, 50 yen lang. So kapag mayroon daw nasira dun sa gitara, sila yung magkapagawa. Dalawang lapad na lang pala yung benta ko kay Ate RB. Kasi noon, mas mahal pa yung benta ko doon. Pero para madispatch ako na. At saka dahil kilala ko naman si Ate RB dito sa YouTube. Kaya hinayaan ko ng ganun. Bago mura lang yung shipping. Si Ate RB na yung nagbayad ng shipping. Thank you ulit sa'yo, Ate RB. Ngayon, wala na yung gitara ko. Hindi ko naiisipin yun. Tip pala para sa mga magbabiyahe na may gitara, nasasakay na aeroplano. Kapag ka mayroon kang dalang gitara, hindi mo naman talaga siya required na i-check-in. Pwede mo siyang i-hand carry. Pero syempre, pwede magkaubusan ng space dun sa taas kung saan nilalagay mo yung mga baggage mo. Nakalimutan ko ng tawag dun sa ano na yun. Kaya kapag ka mayroon kang dalang gitara at sasakay ka sa aeroplano, pilitin mo mauna sa pila para ikaw yung isa sa mga unang papasok sa aeroplano. Maluwag pa, may space pa. Ilagay mo na lang basta doon yung gitara mo, walang problema. Yung kasing ginawa ko nung dati, nagpakape-kape pa ako. Nandun ako sa dulo ng pila kaya nakita ako ng flight attendant, sabi niya, bilisan ko daw ilagay doon sa taas para wala nang makapaglagay doon kasi mahirap pa. Nakalimutan ko na mangyayari kapag hindi ko na ilagay doon kung i-check-in ba, magbabayad ako ng extra. Hindi ko na matandaan pero hindi okay yung pwede mangyari. Kaya maganda na mailagay mo doon, libre lang naman. Make sure na mauna ka lang. Nakakatawa yun sa story ng gitara na yun nung papunta ako dito sa Japan. Kasi nga, yung mag-check-in ako ng, nag-check-in ako ng luggage. Bago meron ako isang luggage na kailangan kong bayaran, siguro mga $100 din yun. Dahil ang dami kong tinatanong about to sa gitara, sabi ko, kailangan ko ba to i-check-in? Kailangan ko ba magbayad ng extra? Sabi ng flight attendant, mas okay daw na i-check-in, na magbayad na nga lang daw para sigurado. Kasi nga, kapag ka din nalang ako sa loob ng aeroplano, hindi sigurado, diba? Parang yun nga, paano ko walang space? Kaya parang magte-take chance ako pagdating doon. Pero nakasabi niya naman, sa tingin niya, doon sa araw na yun, okay lang na daling ko na lang sa loob. Kasi siguro nakita niya, hindi naman sobrang dami ng tao. Kaya dinala ko na lang sa loob. Bago nung nakalagpas na ako sa kanya, na-realize ko na hindi pa pala ako nagbabayad doon sa extra luggage na dapat kong bayaran. Naisip ko na baka naman siya yung singilin ng company nila kasi nga hindi niya ako nasingil. Kaya bumalik ako kasi nakaawa naman, diba? Japanese yung flight attendant . Pero nung pagbalik ko, sabi niya, consider ko na lang daw na Christmas gift niya sa akin. Kasi October yun . So malapit na magpasko. Kasi nga nakalimutan niya daw. So ibig sabihin, hindi naman pala siya sisingilin ng company niya. Bonus din para sa akin. Pero yun din, siguro isang araw sa atin lahat kapag ganun. Kasi hindi lang naman sa ganun bagay, kundi may mga pagkakataon na maaari siguro sa restaurant, nakalimutan kang singilin. Tapos ikaw pwedeng isipin mo, tontuwa ka, nakalibre ka na. Pero isipin mo yung tao, baka siya naman yung singilin nung doon sa trabaho niya. Dahil doon sa perang hindi mo nabayaran dahil nakalusot ka, di ba? So para sa akin, mas maganda na tama lang naman na ibalik mo yun kung pwede mong ibalik, diba? Hindi yung isipin mo na nakalusot ka, nakalamang ka na. Kasi kuwawa naman yung nagtatrabaho. Marami naman sa atin, trabahador din naman, diba? Ayaw mo naman mangyari sa'yo. Dito pala sa trabaho ko, allowed lang ako magdala ng sasakyan sa mga school na regular kong pinupuntahan. So meron akong tatlong regular school na pinupuntahan. Pag yung pupuntahan ko yung school, hindi ko naman talaga school, hindi ako required, hindi ako allowed na magdala ng sasakyan. Para sa akin, discrimination yun sa mga foreigner.
Siguro kasi dahil na experience tong company na pagdating sa mga foreigners, may mga na-aksidente, kumbaga madaming beses na silang cancel ng mga klase dahil nga sa mga aksidente ng mga teachers, ng mga foreigners. Kaya siguro naisip nila yung ganong policy. Pero sila naman yung nagbabayad ng pamasahe namin, kaya in a sense pwede nilang para madali lang sa kanilang sabihin nyo, kasi pinabayaran nila yung pamasahe namin papunta sa trabaho at pauwi. Pero para sa akin discrimination yun, kasi hindi naman nila sinasabi sa mga Japanese teachers eh. Kapag yung mga Japanese teachers nagpupunta kahit sa mga schools na hindi naman nila regular na pinupuntahan o regular classroom ba, pwede naman yung mga Japanese teachers na magdala ng sasakyan nila kahit saan sila pupunta. Pero pagdating sa mga foreigners, hindi pwede yun. Yun nga, kasi para sa discrimination nga, kasi pag hindi nila masasabi yun sa Japanese, kasi pag sinabi nila yun sa Japanese, parang isipin yung Japanese, parang wala namang sense yung ganung ano, na pagbabawalan mo yung tao na mag-drive papasok sa trabaho dahil iniisip mong pwede siyang ma-aksidente. Eh, aksidente pwede mangyari sa'yo kahit nagbabas ka, kahit nagte-train ka eh. O, yung ang kakilala ko eh, hindi naman nagda-drive. Papasok sa trabaho, nabangga yung bisikleta niya, hindi siya nakapasok. Diba? Yung aksidente, ganun yun eh. Nakakatawa lang na, uy, wag kang mag-drive papasok sa trabaho kasi baka ma-aksidente ka, mag-cancel tayo ng mga klase. Para nakakatawa lang na ganun. Kasi alam ko, ang pakialam ng company, kung paano ka magtrabaho habang nagtatrabaho ka, pero yung papasok ka pala sa trabaho, pati yung iisip na. Pero ganun talaga yung policy. Sinabi naman sa amin yung bago kami mag-start magtrabaho, kaya alam ko naman. Pero na-share ko lang sa inyo ang isa sa aking mga hinaing. Regular classroom naman yung pupuntahan ko ngayon, kaya pwede ako magdala ng sasakyan, pero hindi ko ipapark ngayon dun sa lugar namin kasi maraming pupunta doon kapag Sabado, kaya wala masyadong space. Kaya doon ako magpapark ngayon sa may supermarket at bibili muna ako ng pagkain ko kasi matagal ako ngayon sa trabaho, kailangan ko ng inumin at pagkain. So usually binibili ko kapag para sa lunch, mura lang kasi. Kuha tayo ng kamote. At nang nahulog ang aking kamote. Kurin tayo inumin. Biling ko din itong isang to dahil napakasarap nito. Cash? No. Alright guys, nandito na ako ngayon sa trabaho. Kita kayo sala ulit tayo sa susunod na video. Ito na yung mga pinamili ko. Ang init ngayon, grabe. Malapit na mag-start. Thank God hindi ako na late ngayon. See you ulit sa susunod.